Okay, tapos halimbawa, picture of the Tatsawa Church,
Di ba nung nag-erupt na yung volcano, meron yung church na lumubog? Kung halimbawa, nag-a-activate na naman yung ngayon volcano, siyempre yung news item, lumubog sa pag-activate ng ngayon. Will be one, two, or more times in one. Pwede siya tatlong klase at the same time, informative, entertaining, seasonal. So, paano mo nalalaro niyo, di ba? So, you have to research a lot, maybe interview people who know. So, talagang mabusisi gawin ang historical fiction article. Pero, mahal din ba yan? Okay, next. Sana matinig na ako na yun. You have the practical how-tos. Yes, These feature articles are usually guides to doing something or achieving. Ay, useful at helpful sa bumabasa. So that's what's good about. Tsaka itong practical how-tos, if you plan to submit articles to magazines later on, ito ang madaling ma-approve. Yan ang madaling tanggapin ng editors. Okay? We have, hindi lang yung practical na, hindi lang yung mga steps talaga. Ang ka ito, overcoming procrastination. Alam niyo yan, di ba? Yung put-off na gagawin. Pwede rin how to yun. Hindi lang naman yung how to change your platter, how to devote a fish. Pwede rin how to improve yourself, how to overcome your shyness, how to overcome your jealousy, ganun. So, how to pa rin yun. Itong mga ganitong feature articles, very common to talaga. Okay? By steps yun. Anong format po yun? I will get to that after. Types nila. We also have the interviews. Maraming klase ng interview. I'm sure you've heard of the ambush interview, di ba? Meron din naman yung interview na talagang sinaset up, mga plano, may schedule. Pero we're talking here of the article. So you can interview somebody to obtain information about an issue, or you can interview to find out more about the person rather than an issue he's knowledgeable of. Tapos pwede rin, you can interview an individual or several people about one and the same issues. Halimbawa, nung una. Halimbawa, if you're writing a news supplement about, yung disease ngayon na common. So, natural lang i-interview ninyo somebody who knows that about that issue, di ba? Halimbawa, isang doktor, isang pathologist. Yun naman dito sa second, hindi nyo ini-interview yung doktor o pathologist dahil sa alam, sa informasyon niya, kundi dahil igagawa nyo siya ng another kind of feature article, which is the personality sketch. So, ang tutok nyo dito sa paragraph nyo, yung tao, hindi yung informasyon na makukuha nyo. And then dito naman sa last, yung as told to articles, halimbawa, may kaibigan kayong personal account, unusual experience or accomplishment. Halimbawa, meron kayong kilala na nag-survive ng isang disease. So, hindi naman kayo yung nag-survive, pero kayo yung sumulat ng article. Kasi, as told to you, yung article na yun.